So guys, magandang araw sa ating lahat. Sa video kong ito, ituturo ko na naman sa inyo kung paano magdagdag ng convenience outlet. So ito yung convenience outlet natin guys. Ang gagawin natin dito ay magdadagdag tayo. Ito. Yan. So yan yung gagawin natin ngayon. So guys, paalala lang, bago tayo gumalaw, kailangan muna ng nakababa yung ating circuit breaker para sipit tayo sa ating ginagawa. Natin itong dalawang wire. Ayan dito. Ayan. Tapos, susunod naman natin gagawin dito ay babalatan natin to dito. So, kasi itong wire na to guys, ipipigtail natin dito. Ayan. So, babalatan muna natin to. Tsaka yung dulo nito. Yan. So yan guys, na tapos na nating balatan. So gagawin natin dito na naman ay pipigtail na natin to dito. Tatap natin to. So, sa pag-splice naman ito guys, kailangan talaga kailangan mahigpit yung pag-splice natin para yung ano natin guys, yung connection hindi maglulus. Kasi pag once na naglulus yan guys, yung ano natin mag-iinit yan. So, yan. Tapos na natin yung isa, guys. So, sunod naman natin i-splice, guys, itong sa line 1 natin. Yan. So yan guys, natapos na natin yung pagpipigtail natin ng ating wire. So susunod naman natin gagawin dito guys ay tatap na naman natin yung isang convenience outlet dito. So ito yung convenience outlet natin guys na ilalagay natin dito. Pero bago natin yan itatap natin guys ay maglalagay muna tayo ng jumper dito. Yan. So gumawa na rin ako ng pinaka jumper natin dito. Yan. So tuturo ko na lang sa inyo kung paano mag jumper. So yan guys. So bali guys, isuksok nyo lang dito yan. Dito. Yan yung pinaka jumper natin yan. Suksok nyo lang yan. Yan. Tsaka ipasok nyo rin dito sa kabila. Yan guys. Gamit tayo ng long nose natin. Yan. Tsaka yung isa naman. Ganun. Parehas lang din. Suksok nyo lang dito. Yan. 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 Tapos ibibend nyo lang to guys. Yan. So, ganyan. Yan. So yung pagja-jumper naman guys, iwasan lang natin yung may nakalabas na copper dito guys. Yan. Iwasan lang natin yan. So dapat ganito, walang nakalabas na copper. Yan. Tingnan nyo guys.
Ito, yan. So, ganyan lang yung pag-jumper. So, bali, ito guys, magiging konektado na to. Yan. Yan, kaya nilagyan natin ng jumper. So, susunod naman natin ang gagawin guys ay ikakabit na natin yan dito. Yan. So, pabalatan mo natin yung dulo niyan guys. Yan. Saka natin ilagay natin yan. Suksok na natin to guys. Yan. Yan. So yan. So yan, ganyan lang yung ano guys, pagkakabit ng ano existing na outfit natin. So explain ko muna to guys bakit ko ginawa tong ganito, pinipigtail natin na pwede namang isuksok yan dito. Yan para maging connected dito. So bali guys, ginawa ko lang tong ganitong ipipigtail kasi para sa akin guys, pagka sinuksok yan natin dito, dito natin yan kinabit. Ang tendency kasi yan guys ay kung mag-iinit kasi halimbawa ito mag ginamit rin to guys, magsabay-sabay yan. So bali yung kuryente niya tatakbo, dadalo pa yan dito tapos tatakbo na naman dito sa kabila. So pag once na mag-iinit yan guys, so pag hindi kayanin ng ano natin yung outlet, tendency niyan masusunog. Kaya ganito lang ginawa ko para hindi na siya tatakbo, didadalo yung kuryente dito papunta rito, dito na siya diretso. Yan dito. So ganyan lang yun guys. So gagawin naman natin dito guys ay ipipix na natin to. Tapos yun guys, kakabit natin yung outlet cover nya. Yan. Yan. Sumunod naman ito na naman guys. So ganito yan guys, ibibend nyo lang to. Yan. 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 Yan guys, tapos kabit na rin natin yung ano natin cover nya. Yan. So naikabit na natin yun guys, naipix na natin. So ang susunod naman natin gagawin dito ay iti-check natin yung linya natin kung may short circuit ba. So gagamit tayo dito ng multi-tester. Ito yung multi-tester guys. Yan. So sa pag-check naman dito guys, sa paggamit nitong multi-tester, isiset nyo lang yung pinakanab nya sa times 10. Yung, yan. Times 10. Yung, ito yung resistance. So yan guys. Tapos yung dalawang test probe guys, ano nyo lang dito, itapat nyo lang dito magkabilaan na terminal dito sa ating circuit breaker. Yan. So check muna natin yung kung gumagana ba yung tester natin. So yan, gumagana guys. So tapat nyo lang yan guys, suksok nyo lang yan. So wala siyang reading guys. So ibig sabihin wala yung short circuit yung ginawa natin. Yan. So okay siya. Subukan din natin dito sa ating outlet. Yan. So wala. Ito rin sa isa, wala. Wala. So, wala. So, susunod natin gagawin guys ay bubuksan na natin yung circuit breaker natin. So, buksan ko na yung ating circuit breaker. Yan. So, para malaman natin kung may kuryente ba yung outlet natin,
gagamit rin tayo ulit ng multi-tester. So, pag nag-check kayo dito ng kuryente guys sa outlet natin, so, isiset nyo lang yung pinakanab nya dito sa 250 ACB. Yan. Yan, set nyo lang. Yan. Tapos, tong test probe na to guys, pasok nyo lang dito sa pinakabutas ng outlet natin. Yan. Makita nyo, yan. So, yan guys. Yan yun, may reading siya. So, ibig sabihin, may kuryente. So, dito naman sa kabila. Yan. So, meron din kuryente. Tapos, dito naman tayo sa existing na outlet natin na ginawa. So, yan. Okay lang din. Meron din siyang kuryente. Okay siya. Dito naman sa kabila. Yan. So, meron siyang kuryente. So, ibig sabihin, okay na yung ano natin gawa. So, ganyan lang yung pag ano guys, pag dadagdag ng existing na outlet natin. So, yan. So, guys, maraming salamat.